Gemini, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung anong parating sa inyo ngayong last quarter ng 2024, October, November, December. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, so let's see, Gemini, what's coming to you. Fourth quarter 2024. Balance, ayan. So you will bring balance into your life, bringing harmony into your life. Kung medyo nag-focus lang kayo sa isang bagay ng mga nakaraang buwan, eh ngayong last quarter ng 2024, bibigyan nyo rin ng attention yung mga na nasa walang bahala nyo. So example, mas nag-focus ka sa career mo, yung mga nakaraan. So ngayon, bibigyan mo rin ng time yung sarili mo, family mo, mahal mo sa buhay, ganyan. Healthy body, yes, I think this is part of the balance, no? Bringing balance. How you bring balance into your life is to also take care of your body. Mm-mm. Kasi yung iba, nakakalimutan nila yung katawan nila, yung sarili nila, na puro trabaho, puyat. So ngayon, babawi ka sa sarili mo. Mm-mm. Sarili mo naman ngayon ang iyong iisipin. Communication. I see that you will connect more with a lot of people. You will, pwedeng mag-increase yung number of friends mo or yung mga acquaintances mo, yung mga kakilala mo. And sabi nga nila, your network is your net worth. So kung gaano karami yung, kalaki yung network mo, yan yung magdidictate kung gaano, ano yung potential mo para mag-accumulate ng wealth sa buhay. No. So, example na lang, no, napaka-simpleng explanation dyan. Yung mga influencers, content creators, mga artista, di ba, mas marami silang network kahit hindi nila kilala, kilala sila. Na kapag sila may in-endorse or nagsimula sila ng isang negosyo, mas madaling lang nilang maipakilala to sa mas nakararami kasi ipa-follow sila dahil sikat sila, di ba? So, for some of you, napaka-importante ng inyong mga connections, network. Because you'll never know kung ano yung pwede nilang maitulong sa inyo in the future. Okay? You have the strength, or Leo energy. I feel like mas malakas ang loob mo ngayon, more than ever. Maaring meron kang mga itatry na bagong activities, bagong trabaho, business, or opportunities na dati ayaw mong gawin, ayaw mong subukan kasi pwedeng nahihiya ka, natatakot ka. But ngayon, wala ka ng excuses. Gagawin mo na talaga. You have the Five of Wands. So there's conflict here. Pwede tong conflict of interest, pwede rin naman tong pagiging competitive. But I think mas magiging competitive ka ngayon, Gemini. Gusto mo ngayon na maipakita sa mundo. Parang PBB lang. Ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. 'Di ba? You have the High Priestess. You have a lot of knowledge, no? Kaalaman, talino, galing, kakayanan na hindi mo pa actually siya nagagamit, no? So ngayong last quarter ng 2024, gagamitin mo yan. Maglalakas loob ka na. Ipapakita mo na kung sino ka talaga at kung ano yung mga kakayanan mo. Some of you have a very powerful psychic abilities, no? Maaring iba sa inyo, malakas yung instinct nyo, yung intuition nyo that will help you manage your goals or will help you decide, no? To choose the best possible decision. You have the Tower, major change, shaking things up. This is also release. Maaring may ili-let go ka. Ano ito? Ano tong energy ng the Tower? Ooh, sa relationship, partnership. Okay. Some of you, maaring, if you are in a relationship na toxic na, at sa tingin mo, wala nang patutunguhan yung relationship nyo, some of you, ili-let go na yan. Mm-mm. Aalis na kayo dyan kasi gusto nyo na mas mag-focus sa sarili nyo kung paano nyo pa madidiscover yung potentials ninyo. Kasi di ba yung iba, yung relationship nila yung
kumukulong sa kanila. Yung parang naglilimita sa kanila. Oo, kasi syempre yung karelasyon pinipigilan sa mga gusto mong gawin. Pero kung para sa personal fulfillment naman, bakit hindi, di ba? Kaya lang, meron kasing partners na ayaw nila na maangatan sila ng partner nila. Oo, kaya yung iba, dini-discourage na, ay, huwag mong gawin yan, di ka magiging ano dyan. Ganito ka lang. So, pag kung nandun ka sa ganong klaseng relationship, maaring yun ang aalisin mo sa buhay mo, yung taong nagbibigay sa'yo ng limitasyon. Oh, the unknown brings wisdom when explored. See, you're going to explore other ways to earn money. May explore mo pa yung ibang pamamaraan para kumita ng pera. Marami pa dyan. Mm-mm. Champion of Cups. I think ang i-explore mo rito, your passion. Kung saan ka magaling, kung saan yung talento mo. Some of you are spiritual teachers, spiritual healers, spiritual na leaders. So let's see naman sa love life ng mga Gemini. Love life ng Gemini for last quarter. Passion, oh. Some of you are mas lalo kayong magiging passionate ng person mo if you're in a relationship at wala naman kayong problema. Maaring mas mag-explore kayo ng inyong sexual activities. Some of you, if you are single, pwedeng ma-involve kayo sa mga, yung mga ano, one-night stand o kaya mga affairs. Okay? So, syempre, malalaki na kayo. Alam niyo na kung ano yung makakabuti sa inyo o hindi, di ba? Oracle of Wands. Oo, medyo magiging ano kayo ngayon. Experimental sa relationship. If you are in a relationship, I think you will spend more time with your loved ones. This is travel. This is exploration of other new experiences together with your partner. Mm-mm. So, kumbaga, mas may adventure ang inyong relasyon. Okay, let's see ano pa, Gemini. Meron kayong bakasyon. I also see you na ano, magsuspend ng time para sa sarili mo lang. Especially if you're single. Ito na siguro yung time na, kung dati takot ka na mag-travel ng solo, ngayon mag-travel ka solo dahil mas gusto mo na mas maging connected sa sarili mo, hindi sa iba. Okay. Merong Labyrinth, Sapphire. Okay. Maaring may mga bagay kayong i-overthink ngayon. Gemini, ano tong i-overthink nila? Oh, talaga nga overthinking 12 house. Oo, pay attention to your mental health, Gemini. I mean, iwasan ang pag-overthink kung kaya niyo makapagbakasyon talaga, spend time with yourself. Kasi ito yung magbabalance ng ano yun, negative energies around you. Diba? You're healing. You are healing yourself through meditation, through vacation. You are restoring your soul. You are growing. You are free-flowing. You are healing your heart. Let's see what else. You are being gifted with blessings of happiness and peace. Wow. Happiness and peace ang blessing sa inyo. The choice is clear for you now. Follow the wisdom and truth you feel in your heart. Yung wisdom, yung knowledge yan, yung skills mo. Yan yung ifa-follow mo. Dahil maliwanag na sa'yo, anong path ang tatahakin mo. Great awakening. Walk in your truth. Stand firm in your life. Light, how can you trust yourself more? Yes. You are undergoing spiritual awakening. Naging stressful man sa'yo yung experience na to, challenging.
Pero at the end of the day, ipapakita sa iyo kung anong path, anong landas yung dapat mong tahakin na in alignment of your soul's purpose, your destiny. Ayan. So that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye.